Hoy! Happy 2021 mga ka-trippers! Welcome po sa aming unang unboxing ngayong taon. Aabot sana to sa 2020 unboxing ko, kaya lang ang tagal dumating ng delivery ng humidity. And abangan mamaya mga ka-trippers ang aming announcement kung sino ang maswerteng mapipiling mag-uwi ng brand new Poco M3 sa aming ka-trippers smartphone giveaway. Kaya kung bago ka lang nanonood sa aming YouTube channel, mag-subscribe na mga ka-trippers at i-click nyo ang bell button na yan para lagi kayong updated sa mga smartphone giveaways namin. And yun nga mga ka-trippers, kung isa si humidity Bison sa mga napupusuan mong bilhin. Sakto, panoorin nyo muna itong quick unboxing review namin. Siyempre, gusto namin ma-highlight sa inyo yung mga important details sa phone na to. Gusto namin mabigay sa inyo yung aming honest feedback. Okay guys, let's get it on! Over here, we have the white textured box with the humidity branding sa gitna. At the back of the box, makikita natin ang quick specs ni humidity Bison. This is the global version, guys. We've got the 6GB of RAM and 128GB of internal storage. Lifting this lid up, unang bubungat agad ang humidity Bison phone. And just like others, makikita natin sa sticker film yung highlight specs niya. Ang humidity Bison ay 6.3 inches tall full HD IPS display. Meron siyang 48MP main camera na may 24MP Sony for the selfie camera. As advised, IP68 and IP69K rating si Bison. Kaya naman may built-in buttons push to talk and underwater camera features ang humidity Bison. Naka 5,000 mAh battery din si humidity Bison. Corning Gorilla Glass and may NFC din siya. Ayun nga, this is the 6GB of RAM and 100GB of internal storage. Next, makikita natin ang quick start guide ng Bison. Meron siyang color black 18W charger brick and the USB Type-C cable. Guys, we have the orange lava variant. Pero makikita mo lang siya sa lanyard and sa mga corners ng phone. Matte black, yung majority colors ng Bison as default. Maganda ang build design ng Bison sa likod. Though very noticeable yung bulk design niya, this is a solid polycarbonate build mga ka-trippers, ensuring na yung grip design niya is maaasahan. And syempre, pati na din sa accidental drop. And as advertised, dahil naka IP68 and IP69K certified, fully waterproof daw sa humidity Bison. Kaya daw nito mag-survive underwater sa lalim na 1.5 meters na up to 30 minutes. Dust, dirt, and sun resistant din si humidity Bison as claim. At dahil nga naka IP69K certified ito, kaya ng humidity Bison ang high temperature and high water pressure. Stig! Merong bumper design sa mga corners ang humidity Bison for accidental drop. Sa sides guys, meron siyang metal part and makikita natin yung mga screws niya. May makikita din tayo nakalagay na word na waterproof and shockproof. Obviously, talagang rugged phone talaga to si humidity Bison. On the top, meron siyang 3.5mm headphone jack. Sa baba, makikita naman natin ang microphone and the USB Type-C port for charging, data transfer, and capable din si humidity Bison for OTG. Sa left side guys, makikita agad natin ang SIM tray niya na may metal finish design. Walang SIM tray hole ang humidity Bison. Konting hatak lang at makukuha mo na agad ang SIM tray niya. Hybrid SIM tray ang design ng Bison. Pwede kang maglagay ng micro SD card na up to 256GB. Sa left side din, makikita ang fingerprint scanner. Medyo unique yung placing ng fingerprint ni humidity Bison. Sa baba naman ng fingerprint scanner, makikita natin yung push-to-talk button. Sa right side guys, makikita natin yung volume rocker along with the power button. Sa bandang baba, makikita naman natin yung shortcut button para sa underwater camera. At pwede rin gamitin ito guys para makapag-screenshot sa phone. Pindutin lang ng dalawang beses at mabilis nang mag-screenshot si humidity Bison. Yun nga lang guys, napansin ko pa nag-screenshot ako, wala siyang long scroll features. So kung may kailangan ka pang detalye na ini-screenshotan sa may pantang baba ng subject mo, hindi na siya aabot guys. Kailangan mo ulit mag-screenshot. Kapag nilong press mo naman ang shortcut button, mag-on automatic ang LED flash features nito. Amazing! Malaking tulong din yung lanyard design niya sa likod guys dahil hindi natatakpan yung speaker kapag ito'y nakapatong. Sa likod guys, makikita natin na may 3 dots hole ang humidity Bison. For the barometer, sa may bandang gitna naman mga ka-trippers, makikita natin yung glossy logo branding design ng humidity Bison. Sa may bandang baba naman, makikita natin ang speaker grill. Sa front, makikita natin ang 24MP selfie camera. Sa right side naman, yung light and proximity sensor niya. Sa may taas ng punch hole, makikita naman natin ang ear speaker. May pre-installed screen protector na din ang humidity Bison. Maganda ang display ng humidity Bison. Just like the Poco M3 display, crisp yung mga icons and maganda yung colors niya. For media quality guys, okay naman ang outcome ng humidity Bison. When it comes to video streaming, you can watch up to 1080p resolution. Yung movie experience niya guys, sakto lang for its price. Fair yung saturation,
contrast is decent. Yung colors niya okay din. Yun nga lang guys, medyo hindi impressive yung sound quality ng Humidigi Bison. May mga entry level kaming na-try guys sa smartphone na mas better sa sound quality ng Humidigi Bison. Out of the box, ang Humidigi Bison ay naka-Android 10 gamit ang stock Android system. So expect na wala siyang app drawer na kagaya ng ibang brands at wala rin siyang mga bloatware apps. Ang Humidigi Bison ay may 5,000 mAh battery. But based on our experience guys, it will not keep you powered for the whole day. And pinatunayan na din naman yan guys sa mga current Bison users. Diyan sa mga group, sali kayo sa mga Facebook groups nila or basa kayo ng mga ibang feedback comments. Even me, napansin ko yun. And medyo may katagalan din yung charging time niya guys. Ang Humidigi Bison ay may quad AI camera setup. Meron siyang 48 megapixel for main, 16 megapixel for ultra wide, 5 megapixel for macro shots, and 5 megapixel for depth sensing. Humidigi claiming na photography phone din daw ang Humidigi Bison. Okay, honest review guys. Kaya niya mag-produce ng decent photos. Pero sa aming nakita at mga ginawang test shots, para sa amin, it can't pass as a photography phone. Para lang din siyang quality ng Poco M3 for me. Well, hindi naman talaga ito yung highlight features ng Humidigi Bison sa pagkakaalam ko. This is a rugged phone. Pero kung maghahanap kayo guys ng close sa discounted price ng Bison, marami naman dyang alternative brands na pwede kayong pagpilian. Ito yung mga shots na ginawa namin guys using the Humidigi Bison without any editing apps. Sa daytime, hindi ganun nakakapag-boost ang Humidigi Bison ng colors kahit naka-on na yung AI nito. Hindi tulad ng ibang brands na nasa same category. May mga nagamit kami na kayang makipagsabayan sa mga photography phones. But with best effort na may proper lighting and good angle sa subject mo, kaya ng Humidigi Bison magbigay ng vivid decent results. Sa night shots guys, not the best na nasubukan namin. Yung ultra-wide shot niya is sakto lang din. May mga nasubukan kaming below 7K na ibang brands na mas maganda yung night shots quality. Sa macro shots guys, hindi sila nagkakalayo ng quality ni Poco M3. Sa mga current users ng Humidigi Bison, pansinin niyo yung selfie camera niya. Meron sa settings kayong makikita na anti-shake. Ito yung mga hindi napansin na mga nag-release ng mga early reviews ng mga YouTubers yung anti-shake features ng Humidigi Bison. Nangihinayang lang ako guys sa isang banda, sana nilagay din nila tong anti-shake nila sa macro settings ng Humidigi Bison. And just like I said earlier, kailangan mo ng best effort para makapag-produce ka ng mga magagandang shots using the Humidigi Bison. Otherwise, pwede mo naman gamitin yung pro mode option niya sa camera settings. So video guys, using both hands, hindi impressive yung video stabilization ng Bison. Sa aming ginawang video test, shaky yung mga results ng video recording namin using the Humidigi Bison. Kahit dalawang kamay na ang hawak mo sa phone. Sa front video camera niya guys, again, for me, hindi sila nagkakalayo ng quality ng Poco M3. Average lang yung colors. Kapag walang effort yung paghawak mo, magpuproduce siya ng shaky outcome. Though, mabigat kasi talaga siya guys eh. So, pag nag-selfie ka, medyo maninibago ka pa at first. Mabibigatan ka talaga. Guys, sa rear video camera niya na naka 1080p resolution, halos kagaya din ng results sa Poco M3. Though for me, mas shaky pa rin yung video camera ng Poco M3, pero hindi sila nagkakalayo. So, best effort lang talaga guys para makapag-produce ka ng magandang video recording. But when it comes sa gaming guys, aba ang lupit ng Humidigi Bison. Sa LOL guys, sinet agad namin sa high settings 60fps yung game. At wala kaming na-experience na any lags or frame drops while playing. Ang smooth. Surprisingly, ganun din ang result sa Mobile Legends. Ang smooth din ang gaming experience. Same setup guys, naka-high settings din kami sa Mobile Legends. And ang good news pa dito, may HFR ang Humidigi Bison. Sa Asphalt naman guys, wala din kaming napansin na any frame drops. Mabigat lang talaga siya guys, nakakangalay pag matagal ka nang nag-games. Okay guys, sa mga nagpa-plan bumili ng Humidigi Bison, pag-usapan natin ang mga means kung paano makakabili nito. Ang SRP niya guys sa official Humidigi store sa Lazada is 14,590. Of course, business strat lang yan. Dahil currently, mabibili mo lang si Humidigi Bison ng around 7,890 to 8K. At kung tiyempo pang nakasale ito, mas mababa mo pa dyan makukuha ang Humidigi Bison. Okay, tanong,
bukod sa Lazada and Shopee, meron pa bang pwedeng pagbilan ng mga third-party distributor dito sa Pilipinas? Meron naman guys, pero iilan na lang sila. Most of them pa nga out of stock na. So wala kang no choice guys, either bibili ka sa Lazada or sa Shopee, or magpi-pre-order ka sa mga third-party distributor. Eto guys, i-share ko lang ha. Pag bumili ka naman sa official store ng Humidigi Bison online, like Lazada or Shopee, anak ng tinapa guys. Napakatagal ng delivery nila. 14 days minimum pataas. At napaka-hassle ng chat support nila guys for both platforms. Gumamit na nga ako ng Google Translate, mag-reply lang talaga sa akin. Kasi nga, pinipilit ko talaga itong umabot ng 2020 unboxing. So yun, inabot na nga tayo ng 2021. Sa tagal ko na bumibili online guys, yung process lang ng Humidigi Bison yung pinaka-worst na na-experience ko. At pinaka-madaming reklamo na nabasa ko sa comment section, sa mga groups, etc. Meron ako nabasa, sobrang tagal lang anong delivery, wrong color pa yung dumating. Doon naman sa isang group na sinalihan ko, hindi dumating at all yung delivery niya. And mahirap makakuha ng after support pag nagkaroon ka ng concern sa unit mo. Meron nga 1 week pa lang, hindi naman niya nilulubog sa tubig, talagang nagkaroon na ng problema yung screen niya. Iba naman to guys sa sound quality issue ha. May mga nakikita kasi ako nagpo-post dun sa group, ang problema nila yung sound system daw. Yung iba naman kasi hindi tinatanggal yung sticker film dun sa likod, so natatakpan yung speaker grill niya. Tanggalin nyo kasi, hindi na nga ganun kaganda yung sound quality, tas ayaw nyo patanggalin. So kung bibili ka pa lang ng Humidigi Bison, or kung bagong user ka pa lang ng Humidigi Bison, at excited kang i-try yung waterproof features niya, guys, I highly suggest, huwag mo na lang munang i-testing sa tubig or huwag mo munang ilubog sa tubig. Mas mabuting gamitin mo na lang sila sa actual scenarios. Yes, certified na IP68 to tsaka IP69K. To share ko lang ha. Guys, nung araw, yung Sony Xperia, bihira yung nasisiraan ng phone or nagloloko agad. Kung yung pag-uusapan natin is yung waterproof features, bihira yung nagloloko na Xperia nung araw, whether flagship to or mid-range nila. Makakabasa lang ako ng mga ganung problema kung madaming beses na nila na nalubog yung phone nila. Birang-bira yon yung bago pa lang tas nag-malfunction kagad. Partida guys, yung mga Xperia design nung araw, hindi naka-hard bumper waterproof design. Pero syempre, kayo pa rin naman mag-decide yan. See it for yourself guys, sali kayo sa mga Humidigi group o kaya sa YouTube, pinaka-basic niyan, Google nyo. May mga nakita akong users feedback ng Humidigi Bison pag lubog sa tubig, yun, malfunction agad. Kasalanan to nung isang vlogger na napanood ko eh. Charot. Itong isang vlogger na napanood ko, parang stone yung channel na yun ang pangalan. 30 minutes lang naman kasi yung advertise, ginawa mong 1 hour. Tapos pinipilit mo pa na gumana yung touchscreen niya habang nakalubog sa tubig. Mauunawaan ko sana kung yung title ng content mo na yan is waterproof test. Eh naka-unboxing title ka eh. Tapos tatawagin mong garbage ng Humidigi Bison? Makapag-unboxing na lang kasi. Yung iba kasing YouTuber guys, pagdating ng delivery nila, shoot agad yan, hindi na gagamitin. Ginawa nilang pattern yung the usual unboxing nila dito sa Humidigi Bison. Huwag kasing shoot agad, gamitin nyo yung phone, mag-games kayo, i-testing nyo ng maayos, magbasa kayo, do your assignment. Para naman hindi kayo makapaghatid ng misinformation sa mga consumers at viewers nyo. Kawawa naman yung 10,000 subscribers mo. Hindi garbage ang Humidigi Bison. Well, going back guys, yun nga, huwag nyo na lang i-test na ilubog sa tubig. I-reserve nyo na lang yung features na yan kung talagang kailangan na. Bakit ka mo? Guys, mahirap yung after support ng Humidigi Bison. Pangalawa, iilan pa lang yung mga aspiring developers ng Humidigi Bison. Though may mga ma-orderan ka naman ng mga official parts online, meron kasi guys mga swertihan lang talaga eh. Meron ganun, meron naman malas sa unit. May mga nakita akong ganyan, pinalalangoy pa yung Humidigi Bison nila, uhugasan sa gripo. Meron talaga mga swerting nila lang. Kaya lang majority ng nakikita ko, eh hindi pinalad sa mga na-receive nilang unit. So yun nga, para iwas hassle, huwag mo na lang i-try kapatid. Yung isang nakita ko, nilubog niya sa tubig, successful, hindi nasira. Yung speaker niya siyempre, of course, magagaralgal muna yan at first. So ang idea, hihintayin mo siyang mag-subside para bumalik doon sa actual sounds niya talaga. Meron guys, hindi na nakabalik. Eh hindi na nga maganda yung sound quality nito, na doble pa nung nagkaroon ng tubig sa loob. Meron naman nagsubok, nilubog sa tubig, 10 seconds lang, inangat, inunasan, yun. Pagtingin niya ron sa camera lens niya, nagmo-moist sa loob, hindi na naalis. Saka guys, dun sa speaker part, based sa mga nabasa ko tsaka nakita ko, matagal yung recovery ng pag-subside bago matuyo.
or bago bumalik sa dati yung tunog ng speaker ng Humidigi Bison. Hindi katulad nung araw, mabilis yung recovery ng Xperia at ng Samsung Galaxy S6. Na-try ko yun nun eh. Well, final verdict! Well, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi to photography phone guys. Rugged phone ng Humidigi Bison. Perfect pang outdoor activities. Maaasahan mo sa Humidigi Bison. Sa part ko guys, yung anak ko may autism, PWD. Madalas nakakabaksak ng cellphone. Nakakatapon ng tubig sa cellphone. Sa mga mommy and daddy dyan na nakaka-experience na kagaya ng sakin, perfect ang Humidigi Bison para sa inyo. Dahil ang main focus naman talaga ng Humidigi Bison or ng phone na ito is yung IP68 at IP69K ratings niya. Bonus na lang na maganda yung gaming experience and decent when it comes to viewing experience. And guys, bago ko makalimutan banggitin, based sa observation namin, mas mabilis mag-decrease yung battery percentage niya compared kay Poco M3. Sa Poco M3 guys, mga 9 to 10 minutes bago ko mabawasan ng 1%. Sa Bison guys, medyo mas mabilis na mabawasan. Hopefully, maayos nito to sa mga future firmware updates nila. Overall, solid pa din ang Humidigi Bison para sa isang rugged phone. Meron kang 6.3 inches tall na phone, 48 megapixel main camera, IP68 and IP69 features, 4 water dust and shock resistant, may liquid cooling features ka pa para sa better gaming experience, a decent processor na MediaTek Helio P60, not bad. Alright guys, pasensya na kayo kung iba or hindi ito yung expected reviews nyo na inaasahan sa aming unboxing reviews ng Humidigi Bison. Kung may pagkukulang kaming mga vloggers, ipagpahumanhin nyo po. On my part guys, sa mga existing subscribers ko, you all know na ayoko mag-hype ng smartphones. Ayoko din po kayo mislead na yung kalalabas na ng unboxing ko every time na mag-unboxing review kami is perfect yung phone, merong killer specs, walang flaws, at lahat ng i-unbox namin is positive. Ayoko po ng ganun. Hindi po ganun ang ka-trippers guys. Lagi ko itong sinasabi guys, kahit ihuli nyo na ako, nood din po kayo sa iba. Nood din po kayo sa ibang vloggers. Tulong nyo na lang din po sa amin. Mahirap po gumawa ng isang video content, lalo na pag-tech yung content mo. Google po talaga yan ng time, funds, research, etc. Sa editing pa lang guys, ilang oras na yan. Kaya sana supportahan nyo din yung ibang vloggers, lalo na yung mga aspiring. At least magkakaroon kayo ng video comparison kung paano mag-review siya, paano ako mag-review, paano mag-review yun. Bottom line, mas mabilis kang makakapag-desisyon kung anong smartphone talaga yung bibilin mo. Dito sa Katrippers guys, we value your hard-earned money. Okay guys, ito na ang pinakahihintay. Ay, ay, ay! Congratulations sa ating magiging winner ng brand new Poco M3. Tara, let's guys. Tignan na natin. Open natin tong browser na to at i-paste natin dito yung comment picker. Punta tayo sa YouTube channel. Tapos kunin natin yung link mismo ng Poco M3 giveaway. Copy natin, then open ulit yung browser. I-paste natin siya dito. Then check natin yung filter duplicate users. Next, get the YouTube comments. Ilan ba? 86. Then, click yung start. Ayan na. Sino kaya mo nanalo? Yun! Nanalo ako! Wait lang. Hanap tayo ulit. Pick another winner. Sino kaya? Whoops! Congratulations kay Marvin Orpila! Marvin Orpila, congratulations! Ikaw ang maswerteng napili na magkaroon ng brand new Poco M3 sa aming kauna-unahang Katrippers smartphone giveaway. Marvin Orpila, kung nanonood ka ngayon, mag-email ka sa amin. Makikita mo yung email namin dyan sa video description below. Kung sa amin yung details mo, mag-uusap tayo, tatawagan ka namin agad. Kung paano mo makukuha yung brand new Poco M3. Meron ka lamang 3 days para mag-email sa amin. Kung legit kang nakasubscribe at naklik mo yung bell button na yan, at naka-like ka sa aming Facebook page, siguradong manonotify ka sa lahat ng announcement namin. Kapag lumagpas ka sa 3 days, maghahanap tayo ng bagong winner. On behalf of Katrippers, again, congratulations for winning the brand new Poco M3. Sana makatulong ito sa iyong pag-aaral at sana napasaya ka namin. Utok lang mga Katrippers sa aming YouTube channel para sa next smartphone giveaway namin. Happy 2021 again guys sa inyong lahat dyan. Baka matagalan lang ng konti yung next unboxing ko. Ako po yung maghahanap buhay muna. Maghahanap buhay talaga, no? Hindi, may taping po ang inyong lingkod sa GMA7. May bago kaming project. And naka-schedule po ako for swab testing this coming week. Naka-lock-in kami sa isang secret location para matapos yung teleserye. Abangan nyo to guys, kakaiba to. Maganda yung teleserye na lalabas ng bago ng GMA7. And syempre, nandyan ang inyong lingkod. Nag-script reading na kami eh. Ang ganda ng plot ng story. Tignan natin, malay nyo, pagdating ko sa location, may time naman para makapag-unbox at makapagkamustahan tayo. Ma-update ko kayo. Okay guys, hanggang sa muli mga ka-trippers, maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood. Ako po si Jorel Ramirez. To God be the glory.